mauna ko na lang dahil continuation ito doon sa naging press briefing ni Vice President Inday Sara at nagkaroon ng tugon itong Yanggun si Yanggans dito at nag-reply itong si VP Sara. Doon muna sa unang press briefing, ma'am, na naging matapang na yung naging mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Ano pong masasabi niyo po doon, attorney? Sa unang press conference? Bago itong reply niya. Well, alam niyo yung kasabihan na pagpasensyoso yung tao, huwag mong uubusin. Huwag mong itutulak hanggang doon sa punto na ubus yung pasensya. Kasi usually, pag mahaba ang PC, malakas yung kabog at the end of it. So, ganun nga po ang nangyari with the Vice President. Marami po siya as an insider, marami siyang nalalaman at marami siyang insights dun sa pagpapatakbo ng administrasyon na ito. Maliwanag na ang kitang-kita niya, ang failings nito at kumbaga, she was willing to work. Kita naman natin, willing naman siya to work from the beginning. Kaya lang, at some point, hindi rin siya tinigilan na. Nung una, ito ay saksi ako dito, alam namin na umpisa't umpisa pa lang, hindi nila kayang tiisin si VP Inday. At alam namin na may mga plano sila. Ang term na nagamit noon ay sa mga taga Davao. Mm-hmm. Ang kapansin-pansin, yung tugon po ng mga kaalyado ng administrasyon ay hindi doon sa mismong issue. Doon sa parang description, yung parang expression ng pangalawang pangulo sila, naka-concentrate at doon nila tinitira, sabi nila na mental health. Pero hindi yung issue, kasi naalala ko doon sa press briefing, sabi nga ni VP Sara, sa mga nanonood ng mga magulang, kung meron kayong anak na nanonood, bigyan nyo ng konteksto. Kumbaga doon sa konteksto, dapat naka-concentrate, pero parang hindi doon naka-concentrate itong mga kaalyado ng administrasyon. Yes, nakikita natin na alam niyo naman si VP Inday, normally kalmado yan. And very formal, magsalita at contemplative. Bawat salita niya, pinag-iisipan. Kahit panoorin mo lang dun sa ordinary niya na during the ordinary course of her speeches, nakikita mo nag-iisip siya. Either prepared yung speech niya o pinag-iisipan niya every word that comes out of her mouth. Pero dito, nakikita natin na alam na niya yung sasabihin niya, mabilis yung labas, pero masakit. Maangas at saka mayroon nga mga language doon that kumbaga not safe for work. Hindi NSW. And hindi na niya sinusugarcoat. Inaano na niya, ginagawa na niya na kumbaga calling a spade a spade. It is very clear that she was not going to pussyfoot or sugarcoat. She intended to say exactly what she wanted to say. And masakit. For the first time, nakikita natin nag-e-escalate. Pero ito yung kailangan natin pansinin. Ha? The moment na nag-resign siya from the Department of Education, nakita natin na bumalik siya dun sa dati. Yung kanyang dating expressions, dahan-dahan nang bumabalik. Yung kanyang, even yung intonation niya, yung kanyang prepared speeches niya, they were more Sara Duterte now rather than a member of the Marcos cabinet. Hindi ko alam kung napansin niya yun, pero para sa akin, kapansin-pansin yan. Even yung gayak niya was more Sara Duterte rather than trademark BBM, kumbaga Marcos administration branding. So pag ngayon, this is vintage Inday, yung sa kanyang press conference. Ito po yung Inday na kilala natin, yung Inday na bago siya umakyat bilang vice presidente, ito yung mayor ng Davao City who could speak freely and had her own, kumbaga, yung kanyang sariling style. Walang nag-uutos, wala siyang sinusundan, hindi siya nakikibagay. So ako, parang for me, it's good to see her back in her old form. At ito pong press conference niya,
This is, of course, this is angry Inday, ano? But still the very real Inday. Kung miyembro pa siya ng Marcos cabinet, wala kang maririnig na ganyan sa kanya. And ang dami niyang truth bombs. Di ba? Alam ko yung pakiramdam ng ganyan eh. Hindi ka na required na mag-conform to particular Marcos brand or to speak in a certain way para mag-avoid ng controversy. Dito, she was running headlong into controversy. Wala siyang pakialam. And I liked it because ito na, naririnig natin ang katotohanan na nanggagaling sa kanya. Opo, ma'am, anong tingin niyo doong sinabi ni VP Inday na she's got nothing to lose, hindi siya mabayaran, hindi ka, walang ayuda, walang pera makapagbibili, at for the first time daw, tahimik eh, walang nasasalita from the government. Lahat, ano eh, yes lahat eh. Siya ngayon ang sumalungat sa mga pulisiya ng administrasyon. Well, I think she was reacting to the term na desperada daw siya. Mm. And ang dami kasing batikos, karamihan nang gagaling sa mga kawani ng Kongreso, sa ating mga kongresista. At mayroong mga aspersions tungkol sa kanyang soundness of mind. At yun na nga, for some reason lumabas yung term na desperada, which I found quite unusual. So, parang pinapaalala niya, she wants to put them in place and she succeeded. Sinabi niya, siya, desperada, she is the vice president. She has nothing to lose. Diba? Kasi, how can you remove her from her position? Impeachment lang yan. And that would take a lot of resources. Kumbaga, anything that they toss at her, she can toss right back. And this time, wala na siyang boss. Hindi, like I said, hindi na siya kailangan makibagay sa Marcos administration. And therefore, nothing to lose. Walang magagalit sa kanyang boss. Walang magsasabi sa kanya, kailangan ganito gawin mo. They've done the worst to her. Binawasan yung kanyang budget, binawasan yung budget ng OVP. Parang kumbaga, nililimita yung capability niya na makapag-ikot and so on. Ano pang pwedeng mawala sa kanya? Wala na. And so now, she can actually speak her mind. Sa kaka-oppress nitong mga ito sa kanya, they inadvertently freed her to be able to call them out, call them whatever she wants. Kasi ano ba naman ang mawawala sa kanya? Also, remember that she is a heartbeat away from the presidency. Awayin man nila ng awayin, what if something happens that the president can no longer continue with his mandate or his duties as such? The vice president takes over at iba na po ang laro pag ganyan. Kumbaga, tingnan natin kung sino sa kanila iiyak. And my bet is it's not going to be VP Inday. Opo, ma'am. In this great age, ma'am, of information divide, sino po, ma'am, sa tingin ninyo ang nanalo sa pagpapaabot ng mensahe sa taong bayan? Yung nakuha talaga, no, ng taong bayan yung mensahe. Ang nakasa administrasyon o yung mga tinuran? Sino, kanino mas nakaka-relate, ma'am, yung masa? Well, syempre, kasi ang administration, they have to choose their words. Mm. Sino ba yung nagsasalitang masa, salitang naiintindihan ng masa? Kumbaga, kung she wanted to convey her rage, nako, message received yan. Maliwanag na maliwanag yung galit niya at maliwanag na maliwanag kung ano yung source niyan. She did not bother to sugarcoat anything. Sinabi niya talaga, ito ang ginagawa ninyo sa akin. I would have not. Plus, in the press conference, she made it absolutely clear. Kailangan siya ng mga Marcos in order to win. She did not need them. In fact, she didn't even need to run for president. It was not her intention to begin with. It was not even her intention to run for vice president. Kinumbinsi lang siya ni Senator Aimee. And she ran to help them out. That was the primary purpose here. So yung mga attempts to downplay her role, kumbaga, in the administration, and to downplay her power, ay nagkakamali silang ganon. And ang masama niyan is they forced her to say it. They forced her to come out with the truth and tell everybody that, teka muna, kaya nga ako nandito was to help out this administration. And I am, otherwise, hindi yan nakaupo. So yun, it's out there. Andiyan na yan. Kumbaga, wala nang... Nobody can second guess anymore and say and try to gaslight us by saying na
wala naman talagang power yan, and so on. Her power was that she put this president in his place, and she is still doing it. Nilagay niya sa posisyon, pero ngayon, pinapaalala niya, wala ka kung wala kami. Ma'am, anong tingin niyo doon sa rhetoric ni VP Sara, doon sa issue kay former President Marcos Sr., na itatapon sa West Philippines, isa ka to sa mga nagiging point of contention. Doon din nagre-react yung kapamilya, mga kamag-anak ni President Marcos Jr. Sa issue, at mga ganyang parang nagiging personala na ang bangayan, ma'am. Anong tingin niyo diyan? Well, hindi. Totoo naman po kasi na binanggit niya ito kay Senator Aimee, but it was out of frustration. Kasi kahit noon, masama na yung dating sa kanya, inaapi siya. Ganito, no? She was told early in the Marcos administration na kung anong kailangan niya, bibigay sa kanya. Kasi nga, out of gratitude to her participation in the elections, that was, kumbaga, was the factor in allowing the Marcoses to win, to allow the president to win. So basically, parang ang sinasabi no ni PBBM sa kanya, anong kailangan mo? Partners tayo dito, I will make sure you get what you need. So nung umpisa, it was little things like the use of the plane. Okay lang yan, she can roll with the punches, hindi talaga kaya. O di sige, hindi talaga feasible, hindi, man ganyan. But then, dahan-dahan na. Sino ba ang nag-allow ng kanyang confidential fund in 2022? It was the office of the president. Sila po yung nag-release. And actually, ang duty mag-liquidate niyan is the OP. Kasi original release, yun po ang mag-explain sa COA kung ano yung pinagkagastosan niya. At certification yan that it will be released to the office of the vice president. At ang tanong lang is kung may character pa ng public funds yan. So medyo complicated na issue yan. At any rate, bakit ang vice president ang pinagtuunan ng pansin at kinwestiyon at ang daming innuendo about where she had spent that money? So, and then it became increasingly difficult for her. Explain siya ng explain sa iba't ibang mga, sa iba't ibang committees sa Kongreso, explain siya ng explain where the money went until umabot dun sa punto na she even refused na lang to spend it, even if she was given that amount. So ito yung tanong, if she was being supported by the Marcos administration, bakit walang tulong from Congress? Bakit wala man lang, even in fact, in 2023, when she was fighting for her budget in 2024, it was the office of the president na nagsabi na, ito, ganito yung ginawa niyan sa confidential funds and so on. Sila pa po ang naglaglag kay VP during the budget hearings. I don't know if you remember what happened doon sa nung panahon na yun. So, ang niyan is, she now is calling for a reckoning. So, tinulungan ko kayo, ito yung sinukli ninyo sa amin. And you weren't even honest enough to tell me to my face na, sige, hindi na tayo magkakampi, ha? Ganon. Instead, they put her through the ringer. Nangako ng ganito, ganito. Ang daming pinangako sa kanya. And then dahan-dahan, she began to realize na hindi pala sila magkakampi at naggamit siya ng lubusan dito. So, kumbaga, bakit sila magugulat na ganito siya, ganito ang retorika na ginagamit niya? Bakit sila magagalit when the expression here, the only way I can describe this is to call it rage. Kasi yun nga without her, alam niyo ba na nung nangangampanya sila sa Davao, dapat ang mga supporters doon, you would have seen a sea of green. Instead, she asked her own supporters, her own followers, to wear the colors of the Marcos side. Red. Pinagsuot niya ng red sarili niyang mga followers para magmukhang Davao City supports the Marcoses. So ganun katindi yung kanyang suporta dito sa mga to. And this, the past 2 years have been nothing less than a continuing act of betrayal.
And so in order to express yung feeling of betrayal niya, yun ang ginamit niya. Yung paghuhukay, pag-ano. But like she said, and tama ito, there's a difference between talking about something and actually doing it. So sinabi pa nga ni Secretary Boying, that's desecration of the dead. As if that's a crime. Unang-una, wala po yan sa revised penal code. Okay? Ano yung nasa revised penal code? Libel to blacken the memory of one who is dead. And two, disrespect for the dead. But again, these talks, while libel is about speech, yung disrespect for the dead is an act. While she talked about possibly disrespecting the dead, what did she do? Nothing. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. She talked about it. Kumbaga, you can punish an act, but you cannot punish the speech. So, ayan, yan yung ano dyan. Yung kumbaga, she was very, very angry and she used rhetoric that was also descriptive of her rage. Okay? Yung ganun ka ano, this is how angry I am. Yun yung expression dito. Pero to equate it with a crime, that's a stretch. Lang. Dapat instead na sabihin na she shouldn't have said that, she shouldn't have done that, intindihan nilang nila that, well, she was angry. They should understand that anger. Ma'am, at tingin po ninyo, marami pang mga bala si, well, maraming baon na mga pasabog ang bise. Dahil in the past, mga sinabi niya, lalo na yung mga pagpapaliwag niya sa budget, talagang kung ano sinabi niya, back up with video at may evidence. Yung mga kwento nga niya doon sa, di ba, yung nag-attend sila ng graduation rites, kinumpirma ng yes. AFP na nangyari nga yung mga yon. Nakita ko yung chat, yung ano kanina ni Cathy Binag. Sabi niya sabi ni Miss Cathy Binag, malay niyo, na kay VP Sara na ang mga video, yung mga ganong insidente, ma'am, kasi painit ng painit yung ano yung usapan. Yes, maraming baon. Alam ko nag-hold back pa siya kasi maliwanag naman sinasabi niya, 'di ba? O marami na kayong material. Ibig sabihin sa next round na lang yung iba. So kung may next round, ibig sabihin meron pang lalabas at lalabas diyan. So she talked about 5 grounds for impeachment, hindi pa niya pinag-uusapan 'yan. Naka-reserba pa. Meron pa siyang the first lady is another story. Meron pa siyang sa susunod na yung kay Martin. So there's at least 3 more sessions that we can actually look forward to, 'di ba? Ang maganda niyan is if kung gusto ng mga ano ng mga kongresista o yung mga miyembro ng administrasyon Marcos ng escalation ay handa po siya. And ang tingin ko niyan it's not only 3 because these are the ones that she has made public. Ano pa yung mga the ones she has not made public? Paano yung mga 'yon? So, I'm looking forward to that. Attorney, sumagot po yung mga young guns at sabi nila, handa naman sila. No, sila yung unang nagsabi na hindi stable mental health ng pangalawang pangulo, tapos hinamon sila ng pangalawang pangulo na magpa-drug test, magpapa-neuropsychiatric test ang pangalawang pangulo. Sumagot naman dito yung isa sa mga young guns na wala daw problema, itong si La Union na Congressman Ortega, pwede silang sumilalim daw sa drug test at neuropsychiatric test. Pero meron ulit silang hamon. Dapat dumalo or tumistigo din daw si VP Sara sa House Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y malimpagamit ng pondo sa DepEd at OVP. Ano masasabi niyo rito? So, aminado sila that they have to threaten her in order to get her to Congress. Ganun ba yun? Ito yung problema ng mga kongresista eh. They speak first, think later. Kasi tingnan mo, sige, may counter-hamon sila. Sige, basta pumunta ka. Ibig sabihin, they can't get her there to Congress. There is no other legal means of compelling her to attend. At alam nila na pag uma-attend naman din si VP Inday, they only get frustrated because they can't get anything out of her. My guess is they had forgotten just how difficult she can be.
at ano, sila dyan yung kawawa. So, para sa akin, it's also getting pettier and pettier. Because, kumbaga, teka muna, hindi ba mahalaga itong mga hearings na ito? So, you're going to reduce this to a debt or a dare. Parang, sige, gawin mo to. Ano, kailangan may, ano, may bayad sila kay VP Inday. Sige, magpapadrug test ko, may ando condition na dadating ka. So, ano yun? May bayad yung kanilang mga resource persons para dumating. It only admits of their weakness. It only admits of the lack of legitimacy that they can to get the vice president there. Because what are they going to do? Hahampasin lang siya ng hahampasin using innuendo and using what? The same things that they'd already used, COA and so on. Not only that, they forget na nakikita din namin confidential funds po ang kinikilatis nila and may have some implications on national security. They're not thinking. The congressmen are not thinking. And ano, and for me, sige, pag nangyari yan at nakuha ninyo yung hamon ninyo, tingnan natin kung sino sa atin ang iiyak. Baka kayo. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.